Ito yung review ng Galaxy Note 8 Korean copy. Out of the box, bubuksan natin ngayon. Yung nasa box is yung unit mismo. Manual. Free na leather case. Ayan. Headset. Charger. Ito. Ito na natin yung product mismo. Ito yung mismong unit. Kung mapapansin nyo is mayroon siyang volume button dito. Dito yung on button niya. USB, mini USB, micro USB slot, headset slot. Ano pa ba ang meron dito? Ito, camera. At SIM slot, may SIM slot to, tsaka micro SD. Buksan natin. Buksan natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, Samsung na yung lumalabas. Hindi na Android. Ayan. Tanggalin na natin to. Para makita nyo ng mabuti. Ito. Ilagay natin sa likod ng ilaw. Ayan. Ayan. Sana makita nyo na mabuti. Mabilis na siya. Ayan. Nasa mas mabilis siya. Siyempre, gusto nyo makita yung camera. Ito yung camera niya. Halos malinaw na rin. Meron din siyang front camera. So, tignan natin. Ito. Ayan. Front camera. Medyo madilim. Makikita nyo dyan. Ayan. Balik na natin sa likod camera. Ayan, back cam. Ito. Ano bang gusto yung makita? Siyempre yung tablet, mainly gagamitin nyo yan for wifi. Merong wifi button sa taas. Meron na rin siyang curtain. Ayan. Nakakonect na ba? O, nakakonect na yung browser. Tingnan natin ilaw. Ayan. Bilis na yung wifi niya. Type natin Google. Ayan, Google. Ayan, kung napapansin nyo, nakikita Google. Search tayo, airplane. Images. Ayan. Pili ka ng isa. Ayan. Balik na natin.
At syempre gagamitin nyo for gaming, sigurado yun. Ano bang games? Ito may Temple Run. Play. So okay na rin siya for gaming, mabilis na rin siya. Exit na natin. Yung ito. Punta tayong settings. Para makita nyo about phone, Android Jelly Bean na to. Ayun, so naka Jelly Bean na siya. 4.1.2 at puntahan natin ang storage. Internal ROM 16 gig, available sabi 8.67 gig, system 7.3, yung kinain siguro ng system yon. Ayan, so all in all okay naman to. Ang mas mabilis na siya kaysa sa ibang tablet na nasa market na clone, at mas maganda yung quality niya. Syempre tinitignan din natin yung physical appearance ng tablet. So far ito yung pinaka satisfied ako sa appearance niya, kasi yung logo is parang orig talaga, tapos yung nakasulat sa baba hindi tulad nung iba, yung nakasulat na Galaxy Tab 3 is medyo blurred. So yun lang yung review niya, at yun lang ang makukuha nyo talaga sa tablet na to. Parang pwede rin siyang gamitin phone, pwede rin siyang pang call kasi may SIM slot siya. Pwede rin siyang, kung mahilig kayong mag-drive, is may navigation siya. So, may Google Maps naman. May guide kayo. May Play Store din. Pareho lang naman. Tingnan natin kung may, walang music. Walang sample. Wala. Video player. Tingnan natin kung may video. Wala rin video na libre. So, yun lang yung review. So far, mabilis naman siya. So far, nakakasatisfy naman. Kung trip nyo ng Korean copy lang. Pero syempre, iba pa rin yung original. Mas panalo pa rin yun. Thank you.